101.7 Energy FM. Bangga? Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa lahat po ng mga bangga natin na naghihintay na ng ano, ng kwento ng ibang tao ngayon. Oo, alam ko naman marami nag-aabang dyan ng mga storya ng buhay na may buhay kasi dyan tayo magiling. Ang problema ay ng problema ng iba pero problema natin di natin sosolusyonin. Hoy, hello naman sa lahat po ng... Hindi, marami mga tao dun kasi na mahilig lang talaga makinig sa mga storya, sa mga kwento. Kasi alam mo yun, talagang good listener sila. Totoo yun, Mari. Ako mahilig ako makinig talaga sa mga kwento ng iba. Tapos, i-check ako rin sa iba. Uy, grabe ka naman! Ako, hello naman sa mga pangga natin na chismosang walang ginawa kundi parang CCTV na ng opisina. Pero alam mo, Mari, mag-iba kasi chismosa sa madaldal. Oo. Yung mga madaldaldal, sila yung mga factual naman yung kinukwento. Hmm. Pero dapat di na ikwento, kinukwento pa rin nila. Di ba? Ang mga chismosa, sila yung mga gumagawa ng istorya. Hindi magandang ano yan, ang combination yung madaldal ka na, chismosa ka pa. Iba ka din, diba, te. Salot ka sa lipunan. Sa totoo lang. Kung hindi ha, sa lahat po ng mga panggapoy natin na talaga naman pong kinikwento naman nila yung kanilang mga problema kasi wala silang mapaglabasan. Oo nga. Dapat sa amin mo ibahagi yan, pangga. Kami ang iyong iyakan, kami ang iyong sandalain. Truly, halika na at ikwento mo na yan dito sa Lihim ng Liham. Siyempre naman, alam nyo na kung paano mag-send ng story ninyo. Punta lang kayo sa Facebook ng Energy FM. Tapos i-type nyo dun sa search bar, yun nga, Energy FM. Tapos sabihin nyo na kung ano yung gusto ninyo sabihin dun sa messenger. Ilahad nyo lahat ng kwento ninyo and then press send. Correct ka, join. O di kaya naman sa aming mga sariling Facebook pages, hanapin nyo po ang mga pinakamagagandang nilalang na ginawa ng Diyos. Ano ba? Don't state the obvious. Diba? Mayora is ka at Lindsay 106.7. Malit na bagay. No. Walang ano ha, walang sisihan kapag nakakita ka doon ng mga, alam mo yun, oh my gosh na pictures, mga ganyan yung iba reaction. Iba din sila, tapos i-zoom in nyo pa. Why? Yeah. Ganyan. So good morning po sa ating lahat. Halika na at huwag na po natin patagalin ito dahil pa ikot-ikot na tayo. Sa oras na 9.09, ito na po ang Lihim ng Liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba, o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham. Ng liham. Iska. Magandang araw po sa lahat ng inyong tagapakinig. Gusto ko lang po sanang ikwento ang problema ko dito sa Lihim ng Liham. Akala ko kasi kaya ko nang dalhin mag-isa, pero hindi pala. For the longest time since nag-break kami ng boyfriend ko, naka-block na siya sa akin. Mas pinili kong i-block siya at ang bago niya para iwas na rin sa gulo. We've been together for almost 6 years, pero natapos din ang lahat ng yon because he cheated on me. Nung mga panahon kami, mahal na mahal ko siya ng sobra. Pero dahil paulit-ulit ang panloloko na ginawa niya, tinapos ko na lang. Naalala ko, hirap na hirap ako makamove on. Inom dito, inom doon. Laging lumalabas kasama ang barkada para makalimutan siya. Ginawa kong busy ang sarili ko sa trabaho. Naalala ko noon, halos ayaw ko na mag-day off sa trabaho dahil ayokong mag-stay noon sa bahay. Kasi mas naiisip ko ang nangyayari sa relasyon namin at mas lalo akong nasasaktan. Naalala ko pa, sarili ko na
parang barkada ko na yung lagi kong iniiyakan. Parang lahat yata ng close friends ko, iniiyakan ko basta nakakausap ko. Kinikwento ko kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ako nag-effort sa kanya at kung gaanong ginawa niyang mundo ang buhay ko. Pero sa isang iglap, bigla na lang natapos ang lahat. Hanggang sa napagod na rin ako sa pagiging wasted. Napagod ako sa pagiging ganon at mas inisip ko na tulungan na lang yung sarili ko to move forward. Mas lalo akong nag-focus sa trabaho ko. May mga oras na umiiyak ako kapag naalala ko, pero nagdarasal na lang ako. Iniiyak ko sa Diyos lahat ng sakit na nararamdaman ko. I even question the world sometimes. Ano nga bang kasalanan ko? Ano nga bang nagawa ko para maranasan ang lahat ng sakit at pait na ito? Pero isang araw, napaisip na lang ako. Ang sabi ko, ayoko nang makita ang sarili ko na lugmok na lugmok na, na parang talunan, habang yung ex ko, masaya sila nung bago niya. Hanggang sa hindi ko na namamalaya na okay na pala ako. Nasanay na pala ako kahit wala na siya sa buhay ko. Hindi na rin ako gumagamit ng dummy account para i-stalk siya at yung mga nangyayari sa buhay nilang dalawa. Napatawad ko na rin siya at ang bago niya kahit hindi nila hinihingi ang kapatawaran na yon. Pinatawad ko sila para sa sarili ko, para makamove on ako. Naging masaya ako sa trabaho ko, sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, at syempre naman sa mga umalalay sa akin. Naging isa na rin po akong professional ngayon. Meron na po akong stable job. Mas pinag-igihan ko pa para sa mga pangarap ko noon na sabay naming pinlano. Pero ngayon, mag-isa na lang akong tumupad ng lahat ng yon. Masasabi ko na okay na ako at napatawad ko na silang dalawa. Not until after ilang taon, eto na. Nakita ko ang post ng isa sa mga common friends namin ng ex ko. Nakita ko siya at nakita ko rin ang bago niya. Hindi ko alam pero parang ang sakit-sakit pa rin sa pakiramdam. Yung sa loob ng ilang taon, akala ko okay na ako. Pero hindi pa pala. Naakala ko masaya na ako sa mga buhay namin, pero hindi pa pala. Parang bumalik sa akin ang lahat eh. Lahat-lahat ng sakit. Naiiyak ako minsan dahil ayoko na nga kasing bumalik pa doon sa mga sandali na yon. Kasi kahit ako, hindi ko na makilala yung sarili ko noon eh. Lugmok, talunan. Ayoko na makita ang sarili ko na iyak pa rin ang iyak. Tapos kung kani-kanino na lang nakikipag-usap para lang mailabas yung sakit. Akala ko kasi okay na ako. Akala ko napatawad ko na sila ng buo. Akala ko totoong masaya na ako. Pero akala ko lang pala. Maraming salamat po sa Lihim ng Liham. Muli, ako nga po pala si Lilith. At ito ang lihim ng aking liham.
Lilith. Sinasabi ko sa'yo, Lilith. Alam mo, Mari, mahirap talaga kapag ikaw yung naiwan eh, no? Hmm. Kapag ikaw yung nasaktan, kapag ikaw yung niloko. Kasi hindi mo alam kung saan kakakapit. Kasi yung ex niya, eh, nakahanap na kagad ng bago. May pamalit na kagad. So, yung feelings niya doon or feelings niya kay Lilith, eh, nawala na. True. Eto namang si Lilith, siya yung naiwang luhaan, sugatan, at hindi alam kung ano ang gagawin. Mm-hmm. Alam mo, Mari, sa ganito pagkakataon, naniniwala ko na dapat... Sige lang, pakiramdaman mo yung pain. Oo. Sige, i-acknowledge mo yung pain na nararamdaman mo kasi darating din ang pagkakataon at darating din yung panahon na mapapagod ka, kakaiyakan. Correct. Diba, darating din ang pagkakataon at panahon na kung saan gusto mo nang bumangon ulit at maging tao. Correct. Doon mo na marirealize na dapat pala sa panahon ngayon nagmamahal na ako. Kasi okay na siya, nagmamahal na siya na iba eh. Alam mo, Mari, ang tingin ko kay dito kay Lilith, hindi talaga niya napatawad totally yung ex-boyfriend niya. Uh-oh. Alam mo, nagpapanggap lang siya, nagpipretend lang siya na pinapatawad niya yung taong yun na just for the sake na okay, pinatawad na pala masabi niya. Lang. Masabi lang na napatawad mo na pero hindi talaga. At alam ko sa puso ko at nararamdaman ko sa'yo, Lilith, hindi mo pa siya napapatawad. Oo. Kaya yung alam mo, makakita ka lang ng picture na kasama yung bago niya, makakita ka lang ng picture na masaya siya at hindi ikaw ang dahilan, nasasaktan ka. True. Kasi hindi ka pa rin nagle-let go dun sa idea na baka, what if, kung kami pa ngayon, ganyan din ba siya kangiti? Ganyan din ba siya kasaya? Nakakaloka no, Lilith. Pero sorry na hindi ko maiwasan. Nagra-rhyme yung piglet at saka Lilith. Hindi ko, wala lang, bigla ko lang naisip, no? Alam mo, Lilith, talaga namang ano eh, kapag yun nga talaga yung requirement ng pain, it has to be felt. Correct. Actually, lahat naman ng feelings natin para masabi natin na genuine itong nararamdaman natin, it has to be, you know, you have to feel it eh. Mm-hmm. Sa kaloob-looban ng puso mo, sa talaga namang kasungit-singitan ng ano, ng mga buto mo, ganyan. And when you love someone that much, sabi mo nga sobra-sobra yung pagmamahal mo sa kanya, kapag nasaktan ka, eh talagang ano, sagad hanggang langit. Ang sinasabi ko lang dito is that, yung pain kasi na naramdaman Mari ni Lilith, hindi niya pwedeng alagaan yun. Oo, totoo hindi yan. Hindi mo pwedeng, ano eh, kumbaga, hindi mo pwedeng, sige, dyan ka lang ha, yung pain nandito lang ha, hanggang 2 years, sige, nandito yung pain. Hindi ganun eh. Hindi niya pwede i-baby. Kailangan, ano eh, gumawa ka ng paraan para mawala yung pain na yun. Although, sabi nga nila, if you truly love someone, hindi nawawala yung spot na yun sa puso mo eh. You just try to live with it, you'll get used to it, pero yung pain nandun pa rin. Hindi natin nakakalimutan yung mga ginawa natin before with them, yung memories, and of course, hindi natin nakakalimutan yung mga negative things na nangyari at naging reason kung ba't tayo nasasaktan. Totoo. Lilith, kung ako sa'yo, no, unti-unti, this time around, kung sinasabi mo na gusto mo na mag-move on, kasi bluff lang yung sinabi mo ng mga nakaraan na mag-move on ka na eh. Hindi niya talaga minimin yun eh. Totoo. This time around, ngayon na nakikita mo na masaya na siya, ito ginawa ko din to sa sarili ko nung nag-move on ako before, way, way back. Try mong irespeto yung sarili mo. Totoo yan. Try to respect yourself enough to walk away kapag nakita mo na masaya na siya sa iba. Oo. Kapag nakita mo na talagang gumagawa na sila ng buhay nila without you in that, you know, in that frame, respeto mo yung sarili mo, mag-walk out ka na din. Totoo. Umalis yan. Ka na dyan. At saka, yun. Lilith, alam mo yun, maghanap ka ng way kasi kanya-kanya tayo ng coping mechanism partner, di ba? Yung ibang tao gusto nila na napapaligiran sila ng makaibigan. True. Yung iba gusto nila maging busy sa sarili nila at busy sa trabaho nila katulad ng ginawa ni Lilith. Mm-hmm. Sinubukan niya, Mari. Mm-hmm. Sinubukan niya na ikwento yung buhay niya sa mga tao nakapaligid sa kanya. Sinubukan niya na mag-focus sa trabaho niya pero ang ending hindi pala effective. So true. Subukan mo kaya puro hatred yung maramdaman mo. Di ba, may ganun, Mari? Ay, totoo, may ganyan. Yung ano, yung puro galit lang yung nararamdaman mo dun sa taong yun. Mm-hmm. Pero hindi naman sa to the point na aawain mo siya. Uh-oh. Alam mo, iisipin mo lang lahat ng bagay na mali sa kanya. Iisipin mo lang lahat ng bagay na alam mo na hindi mo siya mamahalin at hindi siya kamahal-mahal. Totoo. Kasi baka dito, ito na yung magpamulat sa'yo. Ito yung sumampal sa'yo na hindi talaga siya ang para sa'yo, Lilith. Oo. May iisip mo dito, Lilith, na oo nga, no, na hindi pala siya yung taong binigay para sa akin kasi hindi ako magiging masaya dahil nga sa mga factors na meron siya. Uh-oh. Kasi alam naman natin yan, Mari, diba, na kapag may mahal tayong tao, may partner tayo, may mga good side and bad side yung mga tao yun. Totoo. Yung bad side na yun, ito yung kapag mahal na mahal mo yung tao at gusto mo mag-work yung relationship nyo, tatanggapin mo. Totoo. At ito yung mga bagay na mag-a-adjust ka. Totoo. Ngayon, Lilith, yung bad side nung ex-boyfriend mo, isipin mo para maka-move on ka. Isipin mo hindi ito yung deserve mo. True. Hindi ito yung mga bagay na gusto mo makasama or maranasan in the next 10 years ng buhay mo. True. Sinasabi ko sa'yo, Lilith, effective talaga
siya. Naisipin mo talaga lahat ng negativity doon sa taong yun at iisipin mong patay na siya. Hindi mo siya papatayin. Iisip lang natin, gano'n. I remember a story by Bong Navarro. Yan yung ginawa niyang coping mechanism. Kumbaga, bigla na lang sila nag-break, kinikwento niya. Tapos ang ginawa niya, binalikan niya lahat ng spots na pinupuntahan nila, lahat ng ginagawa nila, binalikan niya. Tapos hanggang sa nakakreate siya ng anger sa puso niya. Para lang divorce na yung isip niya doon sa fact na, alay, wala na kami. Ganyan. Tapos ang nangyari, nagalit siya, pero napatawad niya yung taong yon. Kasi alam mo, Lilith, ang katotohanan ng buhay, kapag nagpapatawad tayo ng tao, kahit hindi nila hinihingi yon, at yung genuine na pagpapatawad, pinapatawad at pinapalaya mo rin yung sarili mo. Totoo yan, Mari. From all the past, from all the problems, lahat ng hatred na naramdaman mo dun sa taong yon. Diba? Parang fini-free mo yung sarili mo na, this time, ito na, wala na. Parang bumibitaw na ako doon sa kanyang pagkatao, totoo, doon sa kung anong naging meron kami. Kasi gusto ko nang gumawa ng panibagong chapter at magbukas ng panibagong pahina sa libro na kung tawagin ay buhay ko. Totoo. Alam mo yun, Mari, kasi tayo mga tao, minsan nagkakamali tayo ng akala eh. True. Na kapag akala natin, kapag pinapatawad natin ang isang tao, in their favor yun. Totoo. Pero hindi, ang katotohanan talaga dyan, kapag nagpatawad ka ng tao, hindi pabor sa kanila yun. Paboro yun sa sarili mo kasi nililift mo lahat ng bigat na nasa dibdib mo. Correct. Lahat ng nararamdaman mong sakit, ipinapatawad mo rin yung sarili mo. Yes. Pinapalaya mo doon sa sakit na naranasan mo before. Kasi alam mo, di ba, Lilith, partner, kung hindi yun maibigay, yung peace, kung hindi yun maibigay nung, di ba, nang iwan sa'yo, of course, you won't be peaceful. You won't be peaceful kapag nasaktan ka eh. Mm-hmm. Kapag ikaw, you were left hanging doon sa relationship kung saan mahal na mahal mo yung taong yan eh. Mahirap talaga sabihin na, I'm at peace. Sige na, meron na kayong sariling buhay. Ako, peaceful na ako. Mahirap yan. Pero kasi, genuinely patawarin mo siya. Totoo. Kasi, lahat tayo, we deserve peace. Di ba? Kung hindi man yun kayang ibigay ng mga tao sa paligid natin o yung taong nagsabi na, mamahalin kita, I will be your rock in times of troubles, ganyan. Ikaw na lang yung magbigay sa sarili mo. Totoo yan, Mari. Kasi wala namang iba ding magkakalinga sa sarili natin. Guti tayo lang din. Tayo Correct. Lang ang mag-aalaga. Tayo lang ang makakapagtanggal ng pain na yan. Diba? Sobrang cliche, Mari, na happiness is a choice. True. Pero totoo naman talaga Palagi. Yan. Oo, pero wag ka magpapanggap na masaya ka para ipakita sa lahat ng taong masaya ka. True. Kailangan talaga namnamin mo yung sakit. Kasi habang ninanamnam mo siya, paubos rin ng paubos yan. Hanggang saan matitira na lang sa'yo. Wala ka na ibang magagawa, kundi masaya na lang. Mm-mm. Diba? Hayaan mo lang na maranasan mo. Hayaan mo na umiyak ka. Kasi alam ko, there's always a rainbow after the rain. Yes. Diba? Diba? Sabi nga ng South Border. Oo. Diba? So, mahirap gawin, of course, pero take that first step. Decide Pareka. Gusto mo na mag-move on at gusto mo nang maging better person after your ex. Totoo yan. Kasi sila nga, masaya na. Tapos ikaw, diba? Wala pa rin. Iyak-iyak ka pa rin, girl. Lakas mo kapangit kapag lagi kang umiiyak. Hindi tayo papayag na tayo naiiwan na nasasaktan. Oo. Konting panahon lang masaktan ka, sige. Pero dapat bubangon tayo para sa mga sarili natin. Mag-glow up ka, girl. Diyos ko, isang lalaki lang yan. Huwag mong hahayaan na maging mukha kang lotion at mukha kang nilukot na sardinas. Totoo yan. So, pero kapag nag-glow up ka, hindi para maghigante sa kanya. No. Mag-glow up ka para sa sarili mo, para maging confident ka ulit sa kung ano ka. Siguro slightly on the side, pwede. Para magsisiyan yung lalaki, diba? Oo. Parang look at me now. Hmm. Parang ganyan. Pero again, hindi ito nga pala yung sinayang mo. Again, hindi yan yung goal. Pero kung it will fit the shoes, why not, diba? Diba? Kung paano ka makaka-move on. Diba? Kung sa tingin mo eh, kung sa itingin ng ibang tao, nag-glow up yan dahil ano, gusto niyang magiganto eh. Kung yun yung iniisip nila diba? About you, edi pabayaan mo sila. Eh, ano naman, masaya ko ngayon. Eh, gusto ko palang mag-glow up eh. Bahala kayo sa mga iniisip niyo. Basta, be a better version of yourself. Pare. This time around, mean what you say when you said that you are going to move on. Totoo yun. Gawin mo na. Diba? At sa mga pangga natin may pinagdaraanan din katulad kay Lilith, deserve nyo yan. Ay, hindi! Ay, kasi you deserve what you tolerate. Totoo Mari. Naman. So, totoo. Deserve nyo yan. Ang sakit nun, you deserve what you tolerate. Ay, totoo. Hindi totoo. Ay, totoo naman eh. Diba? Eh, si Lilith din eh. Ganon din na nangyari, diba? Eh, tinotolerate niya na ganon yung poison na alam niya naman na masasaktan siya, pero nakita niya na ngayon yung photo, eh. Hindi pa siya nag-veer away diba? From the photo. Talagang ninamnam niya pa siguro, tiningnan niya pa yun ang, diba? Sinipan niya yun, Mari. Diba? Kasi minsan kapag nakakakita
tayo ng photos ng mga ex natin, pwede naman tingnan mo lang, pero wag mo nang ilalagay sa utak mo. Diba? Huwag mo nang tawag dito, ililibing sa utak mo ng saya-saya na nila. Ang gwapo-gwapo na niya. May six-pack na siya ngayon. Wag nang ganun, nakita mo na lang. Okay na yun. Ay, para sa akin, Mari, kapag nakita ka ng picture ng ex mo, tsaka ng bago niyang kasama ngayon, lalaitin ko sila. Ay, ganun. Diba? Kasi coping mechanism ko siya, Mari. Oo, iba-iba kasi. Diba na kapag lalo kong hinihit tong taon to, lalo nawawala yung pagmamahal ko sa kanya, mas nakaka-move on ako. Pero isarilihin mo na lang, wag mo na ipakalat yun. Sa'yo na lang yun. Oo. Ako, last time nakakita ako ng ano, picture na, masaya ako para sa kanila eh. Diba, iba talaga yung genuine happiness, Mari, kapag okay ka na eh. Oo. Ang saya lang, ilang ex yung nakita ko, at ang saya nila, yung isang mukha ng botete. Hindi totoo, pero alam, aminado naman siya sa sarili niya. Tsaka Mari, naging masaya ka para sa kanila kasi masaya ka na rin sa buhay mo ngayon. Oo, at hindi ako nagsisisi na ginawa ko yung mga ginawa ko. may konting pagsisisi pala sa mga ugali ka doon. But anywho, thank you so much, Lilette, for trusting us with your story. Ang oras natin sa buong Kapuloan, Mars, check your time. Mangga, 9:28 na. And of course, ako pa rin po ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! At kasama, gabili niyo pa rin ang nag-iisang Mayora niyo sa Radyo Mayora Iska. At tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Mangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!